So today, guys, we're gonna talk all about this Jazz GK5. Let's go! Okay, before we start the vlog for the GK5, itong Jazz kasi na to, parang ang daming nagko-comment sa TikTok, sa Instagram, sa Facebook sometimes, nagpapa-vlog sila ng Jazz. I mean, if I'm not mistaken, this is the last Jazz na lalabas sa atin kasi nag-stop production na sila ng Jazz. Medyo ipopromote na ata nila yung City Hatch. But this one is the same with the GK, I'm not sure if it's still the GK, yung 2021, yung mahaba yung front na RS bumper. But still, it looks the same. Somehow, it has the resemblance of the newest Jazz. But right now, I just want you guys to see how to properly, cleanly execute and modify a Honda Jazz, a GK5. I mean, I want to vlog. I'll be vlogging soon. Kung wala na masyadong COVID, we'll be vlogging Vince GE na K24 or K20 soon. So I'll be talking to him soon. So pero ngayon, ito GK muna ng good friend natin na si Mark. Kasi actually we swapped cars last night. He borrowed the Mini Cooper, so sabi niya, iwan niya muna yung Jazz. Sabi ko, sige, tapos patry na rin. Tapos sabi ko, vlog ko na rin, bro, ha, kasi nandito naman na. So yun, gusto ko lang muna pakita sa inyo yung overall look ng GK5 niya. So here. So, here's the look of it. I mean, exterior-wise, he already installed quite some parts. So yan. Actually, binigyan niya ako ng spec sheet kasi actually yun ang mahirap when you're vlogging other people's car, hindi ko naman alam yung mga mods nila eh. Kasi syempre ako, kung kotse ko, walang problema kasi memorize ko naman lahat yan. Pero syempre, yung pag sa ibang tao, tatanungin natin sila kung ano yung mga pyesa nila. So, exterior-wise, isa-isayin natin. Yung mga alam ko muna, eto, nagpalit siya ng headlight. Alam ko agad to kasi habang nagdadrive ako kagabi, tinry ko siya ikot kagabi, sobrang lakas ng headlight niya. Pag nagbright siya, oh shoot, sobrang lakas. Tapos yung headlight na to, iba na siya sa stock. If you can see eto, pagtatry ko siya basahin ngayon, ha, nakaano na siya eh. Tama, nagpalit na siya ng headlight, grill palit na rin, which is this one. Tapos yung grill niya is hybrid na to, pang hybrid to eh. Tapos yung headlight niya, tama, pang hybrid din. So there's that different look of it. Tapos DRL niya iba na rin. Yung chin naman niya, the brand for the chin is AZC CF chin. Ayan, so it looks nice, it looks subtle. Ayan, hindi siya sobrang galit na galit, pero may accent siyang CF, which is nice. Ayan, ganda, sobrang linis lang nung auto, simple lang. Tapos naka T37 siya. This is a Sonic, if I'm not mistaken. This is a T37 Sonic 16s na naka RE003 siya. Tapos spoon na rin yung brakes niya, which is, di ba, pogi. Ayan, no? Spoon brakes, T37 Sonic, and then RE003 na goma. Grabe rin yung fitment niya actually. Ayan, no? Baba sobra. For GK, baba. This is a 2016 model, I think, nung tinanong ko siya kagabi. So 2016, tapos VX variant, if I'm not mistaken. Tapos yan, taillight, nagpalit na rin siya. Ganda yung taillight na. Alam mo kung ako magkaka GK5? I mean, in my own opinion, dati ko pa iniisip yun eh. If ako magkaka GK5, di ba ito parang piano black siya? I will wrap this part. Same with this one.
as far as I know, hindi to umiilaw eh. Meron mga itong hindi umiilaw. So papatayin ko nito. Kung umiilaw man, papatayin ko siya. Tapos papantayin ko yung kulay nito. Or papawhite ko siya. I don't know. I have that idea for the GK5. Kasi sometimes meron akong nakikitang, isipin nyo pag wala to, it will look somehow simpler. Pag meron kasi parang siyang may antler. Pero hindi ko sinasabi pangit ha. Pero pag wala siya, yan o. That's a great idea. You're right. Diba? Somehow it will look different. Parang, uy, jazz ba yun? Parang ganun. So yan, pati rear diffuser niya, same sa brand sa front niya. So may crossbar siya sa likod. Ayan. Ang dami niyang stuff. Tapos naka side skirt na rin. Alam niyo, nung mamaya explain ko sa inyo pag nasa interior na ako kung ano yung gusto ko sa coach, sa jazz na to. Sa jazz. Basically sa jazz. Even sa mga lumang jazz. I'll explain to you later. So yun. Yan yung overall look niya sa outside. So, yan. Ganda, no? Pocket rocket. Oh, sorry. Nakabaklas yung bumper nung Z kasi tinanggal ko yung chin. Kasi paparepair ko yung chin kasi side ng side. So yan, papalinis ko lang din. So ito, going back to the jazz. Ganda? I mean, marami sa inyo na nanonood. I'm pretty sure you have a jazz. Kaya kayo nagre-request. So this one, for me, this is one good example of building a jazz na simple lang talaga. Hindi masyadong maarte. Tamang parts lang. Tamang kalikot lang. Alam nyo yun. Kasi yung ibang jazz, sobrang daming parts na nalalagay. Somehow, I won't say na pangit or what, but sometimes, it's a small car. It's a compact car na pag sobrang dami na kayo nilalagay, it will somehow looks exaggerated already. Kasi ang liit ng kotse eh. So, sakto lang dapat. Yung kits mo, sakto lang. Kasi, parang nung sa Yaris ko dati, hindi ako masyadong nag-exaggerated stuff. Kasi, ang liit ng kotse. So, everything na ilalagay mo na malaki, it will look exaggerated. Kasi, ang liit ng kotse eh. Na-overcompensate agad yung size. So, yun. Akin, yun lang yung opinion ko. Pero, syempre, kung ano trip nyo yan. Pero ito, akin, ito. Sulit. Feeling ko sulit talaga yung headlight, guys. I mean, nung ginamit ko kagabi, sulit. And did yung itsura niya, ang ganda tignan. Diba? Tapos yung grill, it makes it different, the looks. So, kudos din dyan. This is a pre-MMC daw eh, sinasabi niya sa akin. So, yun. Saka RS badge na rin siya. Tapos, yan. Ganda rin spoon brakes, no? On T37. I mean, overall look is really nice. I like it. Tapos yan. Spoon sticker siya. Ang ganda ng spoon sticker. Parang gusto ko yan. Magtatago ako. So yan. Overall outside. So yun. Now we'll go ahead. Pasok na tayo sa loob. Ay wait. Nakalimutan ko yung susi. What? What the f***? So okay. Ito na yung susi. Nakalimutan ko siya sa loob. Nagbablog ko lang susi. Taka-taka. So yun. Oh wait, before I go in, I just want to give a shout out. Look at this. From Progress PH. So, Poseidon, shout out. Sobrang ganda ng mga coat ng shirt nila. I bought it from them nung nag-sale sila. Sobrang panalo. Even the fit, even the cloth is really nice. So, shout out Progress PH for the shirt. What's up? So yan. Pasok na tayo, guys. Okay, we're in. Start ko lang, mainit eh. Alam nyo guys, I mean, if I get to use other people's car, nakakatuwa kasi syempre hindi yun naman kotse yan. Tapos alam mo yun, na-experience mo, nakakatuwa. Ako, tapos itong si Marky kasi medyo maselan siya sa kotse. So, ang bango ng kotse niya, puro Air Spencer. Feeling ko mga 20 yung Air Spencer niya dito, 10. Ang pagpasok mo pa lang, umaalingaso ng Air Spencer, which is sobrang bango. Sobrang kulit. Nahirit ko nga na lagi na Air Spencer yung Mini Cooper. But yeah, so here's the interior of the GK5. I mean, it's relatively simple. If I'm not mistaken, this is not the high-end pa. Kasi this is, wala siyang, ano tawag dito, touchscreen na aircon. But still, it does the purpose. Everything's here. So yan, may control din siya for the stereo. Tapos may answer and decline din. So dyan,
headlight niya, guys, hindi ko mapakita kasi ang araw pa, pero ang lakas niyan, guys. Okay, yung sinasabi ko sa inyo na kanina na bakit gustong-gusto ko ng Jazz, ito, dahil dito, dahil dyan. Alam nyo bakit? When you're driving it, may experience nyo siya pag na-drive nyo na siya. Here in the camera, you won't see it that much, but yung angle of view mo, yung view angle mo, sobrang laki. As in, andiit lang ng blind spot mo. Itong glass na to, it's a really huge thing. Ayun, pag nandito ka nang nag-view, nakikita mo agad yung ito. So parang ang daming sunlight going in. Tapos yung windshield niya, technically it's really huge. You know why? Kasi ang lapad ng dashboard niya. Ayun, ang layo pa, guys. Ayun, ang layo pa ng dulo. So gets nyo, ang lapad ng dashboard niya, ang laki ng windscreen niya, ang laki na itong quarter glass. I mean, that's simple glass there. So, while driving it, you can see everything. So, malaking bagay yun. Kasi when you're driving, you need to have good visibility, which this car gives you a lot. So, yun. Honda magaling talaga sa interior. Kudos to Honda for doing huge leap for the interior of your cars. Panalong panalo. So, yun. Interior-wise, may eco mode din pala siya for the GK5. Itong ganda nung nilagay niya dito. Para sa, I don't know where he got this, but phone holder siya. At the same time, gumagana pa rin yung cup holder mo. So, I'm not sure if kakasya to. Pero yan. Kumasa. Ooh, ang ganda ng view. Oy. Okay ah, okay yung phone holder niya. I mean, pag nag-waze ka, hindi siya distracting. So, yan. Kung saan man binili yan, hindi ko alam. Pag nakita nyo na lang sa story ko sa Instagram kung sino tinag ko sa kotseng to, tanungin nyo siya. Yari ka, Marky, maraming magtatanong niyan for sure. So yan, ito for the mirrors, meron siyang controls of course. May auto siya for this side only. And then, ayan, may center console siya. Ang daming pwede ilagay. Actually, dami oh. Pwede dito coins. But kaya nga ba nilalagay mo dun yung coins, Marky? Pwede naman dito. Tapos yan, mga ball pen siguro dito. Ang dami yung cup holder, bro. May malaki pa siyang cup holder. Oh, shoutout Banawe Boy and Buzz Hype. And Buzz Hype again. And Stance Pilipinas. Shoutout to you guys. So, Banawe Boy, shoutout. Tapos yan, you have two cup holders here. One cup holder there. Wala pala doon. Tuturo ko dapat doon. Pero yun, ang dami ah. Cup holder, importante yan, alam nyo yan. Aircon, yan, malamig aircon niya, in fairness. Tapos naka-sound siya, naka-focal na siya. Maganda yung sounds niya eh, pero syempre, copyright. Sorry guys, hindi pwede. So yan, ang ganda ng sounds na ito, pinarinig niya sa akin last time. Tapos naka-spoon na rin siya na rear view mirror. Tapos naka-aqua clean siya na mga side mirrors, lenses. So yun, tapos naka-upuan pala siya. Pero sabi niya, class A lang daw tong bride niya. Pero alam niyo, ganda yung telo. Para siyang suede. Comfy naman siya. Ayan, CF back. Actually, hindi niya masyado ginagamit yung likod, I think. Kasi may dog siya si Pablo. I'm not sure. Sumasakay ba dito si Pablo, Marty? Meron siyang dog. Ano ba yun? French bulldog. Same sa amin. Sobrang cute ni Pablo. As in, alam niya may itsura ng French. Tapos, pag lumapit ka sa kanya, hindi siya, takot siya sa tao. So, hindi pa siya masyado nakakita na tao. Tsaka, bata pa siya. So, kailangan mo siyang suyuin yung aso nila. So, yun lang. Quick story. That's yun. Sabi ko nga kay Marky, which is, alam ko, magpapakabit siya soon. Meron dito yung GK na ilaw dito. Kasi it's really important yung map light na yun. So, sabi ko, bro, palagay ka na nun. Pero bubutasin kasi to. So, yun. I'm not sure kung gagawin na niya pretty soon. Pero, yeah. Sabi niya gagawin daw niya. So yun. Tapos may USB port din dito and charging power outlet. So yan. Steering wheel's relatively simple. May wiper din siya sa likod. Ayan, GK5. Alam niyo ganito lang naman, simple lang ang interior. Ako pag magko-kotse ako, mag-GK ako, ganito lang din. Siguro palit lang ako steering wheel na may konting CF, tapos flat bottom, ganun. So far, I like the interior of the GK5. Yun lang talaga yun. Ito, sobrang panalo talaga. Tapos yun, I think na-clear tint siya. I'm not sure kung may tint siya. Pero okay. It's okay. Ano pa ba? Actually, guys, I mean, the car is, kung kayo,
may GK5 or plano nyo mag GK5, I would suggest it's a good car. Tapos sumataw din sa si Marky. I mean, kagabi umataw sa dala ko yung sinataw niya to. Grabe. So yun, may mga ganung point lang. Siguro hindi lang siya yung sobrang bilis. Kasi syempre, you know the engine, mas maliit lang naman. Tapos, so, yung mga iba na sobrang speed freak, hindi pwede sa inyo ito. So, mag-GR Yaris kayo. Pero if you want a daily car that looks good, that you have a good visibility, na kahit gamitin mo araw-araw, okay lang, tipid naman, okay naman to. I would suggest this car. So, yun. And, yung kung gusto niyo yung mga guys, yung mga tao nga na gusto magporma ng GK5, ganito lang, simple lang, sounds for comfort, para at least maganda yung pandinig nyo habang dinadrive nyo yung kotse. Tapos seats if you want, pero it's not necessary. Pero kung gusto nyo, pwede rin magpalit. Alam nyo, yun nga gusto gusto ko, parang I want to keep one racing seat na gusto ko sana bumili ng Eurostar soon, pero not na, wala pa akong budget, pero soon. So yun, so far the car smells good. Let's punta tayo sa likod, tignan natin yung space. I mean, usually Jazz maluwag, let's see with this one. So there. Oh, promising bro, promising. Okay, comfy seating ako dito. Pag in-extend ko pa, tumatama na. So yung driving position kanina is just right for me. So, it's comfy. Okay naman siya. Tapos yan, may crossbar siya dito para siguro pag alam niya na, kailangan niya humawak. Pag medyo na ganun. Joke lang. Pero yeah, may crossbar siya at the back. Actually, ayan o, dami. I'll open up the trunk later. Tapos yun. So, the overall interior look is this one. Ayan. Simple. It does the job. So, umihilaw din siya dyan. Nuntog pa ako. So, yun. Trunk naman tayo. Actually, maluwag. So, guys, I mean, if you want... what do you call this? If you want a GK5... go. Do it. This is your sign. So, yan. Trunk niya, ayan. Uy, Marky. Ay, may nakimichi pala siya na... under seat sub, pero hindi kasi daw sa likod, sa baba ng upuan niya. So yeah, naka miracle crossbar siya. Lucky you. Marky, wala kang maglalagay dito ng gamit. So paano yung maleta niyo, 'di ba? Parang ganoon. De doon na yung maleta kasi wala pa naman silang kids or what. So they can do it. So yan. So close it up. Tapos check na natin yung engine. Baka naka-intake siya or what. So, engine, this one. Engine-wise, yan. Ah, hindi siya naka-intake. Kasi in stock talaga. Saka, hindi ko papakita yun. Ayoko yun. Masabi yun. I see what you did there. Pero yan. Everything stock. Panalo. Simple lang dapat. Okay, pag nagsasara ako ng hood, hindi ako nagtutulak kasi sometimes gives you a dent here kung saan mo tulakin. So binabagsak ko na lang. Mas, for me, mas may sense yun. So yan, we'll go ahead and proceed to the Driving with Banawe Boy segment. I'll let you guys see, I'll let you guys feel how this car drives. Naka-coilovers rin kasi siya, so medyo matagtag kasi subcompact. I'll explain to you later. Kunin ko lang isang mount and then let's go with the Driving with Banawe Boy segment. See you! We're here in Driving with Banawe Boy segment. We're gonna go around Banawe. And then, syempre, seatbelt first kasi papagalitan rin naman tayo ng mga natin, viewers. So guys, usually hindi ako nag-adjust ng seats, pero Marky, adjust ko lang konti. Kasi pag mayroon ako ng coach, ayaw ko nang ina-adjust. Kasi nahihiya ako. So in-adjust ko lang konti. Kasi baka mayari ako ng mga sagi ko pa tong coach mo. Takot ako. So yun. Let's go. Ito nga yung na-explain ko, naka-coilover na to. Pero medyo matagtag siya kasi pag kinoilover mo yung mga subcompact cars, yung mga ganito maliliit.
mas matagdag kasi yung chassis kasi nila itself, matagdag na. So, pag kinoilover mo, never compare a coilover with a stock ride. Kasi kala nila, pag nag-coilover ka, oh hindi, sobrang stock yan, ganyan, ganyan. No. That's the misconception with coilovers. You get that stiffness nga eh, actually. So yun, ganda nung ano, clicking sound nung signal light niya. So yun, fail natin dun, naka-expander, so high tayo. So yan, pero, the nimble, ayan, nimble na siya. Tapos, ano ba, it feels, good. Dinrive ko nga sa gabi, it feels good. Bumili kasi ako may fruity kagabi. Pero yun, feels good. Hindi siya sobrang bilis, pero it's there, it's there. Parang icon, naka-off yung icon mode. Tapos, yun, ang lamig ng aircon niya, kailangan natin iwan. May araw naman, pero malamig. So yan. Drive mo na siya. Kasi parang yung ano mo, yung tawag dito, blind spots mo, nag-lessen talaga. So, malaking bagay talaga yung mga itong salamin na to. So, yun. Mga tao naman. Magka-drive naman siya. 80 na tayo. Preno, ganda ng preno, spoon yarn. we're here in Banaue, so we're just gonna go around using the car. Try ko eh, okay naman, medyo may tagtag lang kasi nga sabi ko magpaksa ko yung over it, dati na nakayaris ako ganun din matagtag, so yung ibang tao kasi iniisip na oh pa't ang tagtag yun, kaya nga na pwede over it, you're not after the comfort. Right now yan, Chacha Go, favorite ko yan. Shout out Chacha Go, Banaue. Ito, next time try natin tong Liang na to. Let's see. But not now, kasi COVID. So yan, we're driving it right now. It feels good. Let's see. Ano ba? Ang kotse mo, uy ganito, rare. Tudor na F-150, nakita nyo ba? F-150 na Tudor. Single cab ha? Single cab. Rare yun. So yan. Ang daming lubak sa Banaue. Tapos yan. Dabsak. Sarap. It feels like a normal car. Nothing fancy. Pero it does the job. May hataw. Guys, I mean, if you're really considering this car, I would suggest it's a good car. It's a good car. Sorry, kung gusto mo. Solid din talaga yung setup ni Marky for me. I mean, with the coilovers, with the T37s, with the tawag dito, meaty tires, good fitment, spoon brakes. It's good. May sport mode din pala siya, guys. So, yan. Sarap din. Alam nyo ba, alam nyo naman na may nagtatrack ng GK, right? So, they won't track the car kung bloggers siya. So, they're tracking the car. Eh, tatrack sila polo, sila, ano tawag dito? Dati alam ko meron eh, sila Chulo Mohican, I saw it in their stories. Si Franz Gao, yeah, may track car siyang GK5. Si Franz, shoutout Franz, so if you want to watch some, may mga vlog, kung GK5 guy kayo, if you know Franz, check his YouTube videos, si Franz Gao.
Friends FG Media, I think, yung name niya doon sa YouTube niya. Check it out, FG Media. Meron siyang GR Yaris, meron siyang Jimny, meron siyang CTR. So, check it out. Doon kay FG Media. Check it out on YouTube. So, yun. Check, kung GK5 fan kayo, dati kasi nagka-GK5 siya. I'm not sure kung meron sa mga coaching, ang tawag dito, kung may mga GK5 vlogs pa siya. Pero check it out, FG Media, Franz Gao. So yun, pinanta-track niya yun dati. So this one, so pag kinonsider niyo, pag may mga nagta-track ng kotse, it means somehow it's promising. Kasi kailangan mo ng good platform pag nagta-track ka. Hindi ka pwede kung ano-anong kotse lang dun. So eto, pag may mga nagta-track na neto, wait lang, sumakita na tao. May mga nagtatrack naman ng kotse, so ako, performance wise, medyo hindi ako magdadalawang isip. So yun. I'm not sure if the higher end has a, tawag dito, paddle shifters. Pero kung may paddle shifters siya, but sarap siya. Pero overall, I'll give you a vlog for the Prado ng kuya ko. It's a Prado 150. Since we bought it, I haven't vlogged it. Pagka may time na, i-vlog ko. Kasi i-install some stuff na rin. So, pag na-install na yon, pwede ko na siya i-vlog. Para at least, medyo kompleto na. So, yun. Ngayon, I'm gonna go back. Sarap. Alam mo, minsan masarap pagka ganitong kotse. Alam mo, pwede siya daily car, ganyan. Kasi, I mean, our car, Mini Cooper, ang liit. Pagod ka gamitin kasi maliit, pero masaya. Tapos, may, ano ka pa, tawag dito, may 370Z tayo, mababa, sayan ang sayan. So, matatama rin ka, lakas sa gas. Yung LC naman, luma. So, I have that frustration of having a daily car talaga, which is dapat yung LC, pero kasi luma na, nakapagod na. So, gusto ko ng, I'm planning to buy a RAV4 ever since sinabi ko na yun sa inyo, pero delayed yung plans natin because I addressed my budget to other stuff na mas importante sa buhay natin. So, yun. Pero, soon, please, sana magka-RAV4 na tayo. I want a daily car na talaga naman dito na, alam mo yun, medyo, gusto ko talaga Prado, pero I can't afford the Prado yet. Maybe soon. Grind lang ng grind. Sipag-sipag lang every day para, yeah, para we have that money to spend for our cars. So dahil yun, hindi naman umiikot buhay natin sa kotse. So there are some stuff that is more important than cars. So pinagbibigyan pansin natin din yun. Always remember, cars are here kasi tayo, ito yung happiness natin. This gives us the anti-stress natin to and pampasaya natin. But hindi dito umikot ang mundo natin. So remember that, na even though na mahilig tayo sa kotse, hindi pwede na lahat ng pera nyo pinubuhusin dito. Kasi wala eh. I mean, paano may emergency, paano may family matter, syempre. There are more important stuff in the world rather than cars. So still, we're in this industry yet kailangan may control. So yun lang. We're here. Hindi pa nakakapit yung bumper ng Z. Actually, paparepaint ko yung bumper ng Z. Pero, kukunin ko pa yun. Dadalhin ko pa dun yung Z. So, parking. Nasaan camera? Nakalagay ka naman. Alam nyo, sanay na ako ng mga kotse may camera. Hirap na ako. Pero kaya pa rin. So yan. So far, good. Overall, it's highly recommended this GK5 if you want a second hand car na GK5. I would really suggest. Tapos ganyang setup lang ha. Not too much. So yun guys.
Thank you for watching. Let's end this vlog here. Thank you for watching. Please do like this video. Subscribe on our YouTube channel and our social media accounts, guys. Please do give us a follow and like, please. Instagram, TikTok, and Facebook. But I'm a boy, no space. Let's go. See you soon. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind, reckless. Thoughts are feeling endless. Sitting up on. Go, do it. This is your sign. Do it, go. If you want a GTA 5, go, do it, go, go, go. Do it, do it. This is your sign.